Hello teachers, learners, and parents. Sir Jeff po, at your service. Alam niyo ba na meron tayong website na tinatawag na DepEd Commons? Ang DepEd Commons ay binuo upang gawing accessible ang pagtuturo at pag-aaral dito sa ating bansa gamit lamang ang inyong mga smart devices gaya ng cellphones, tablets, at computers. Dito ay maaari nating ma-access ang iba't ibang learning materials mula sa Department of Education. Meron itong mga interactive materials, electronic self-learning modules, at instructional video lessons mula sa DepEd TV na tiyak na makatutulong sa pag-aaral ng mga mag-aaral galing ka man sa public o private school. Walang problema dahil welcome ang lahat dito. Para ito sa mga guro, magulang at mga mag-aaral mula sa kinder hanggang grade 12, alternative learning system o ALS at pati na rin ang special education. At huwag kang mag-alala dahil kahit walang load ay maaari mong ma-access ang mga learning materials. Tama! Libre ito! Ang kailangan mo lamang gawin ay i-on ang iyong data at buksan lamang ang iyong browser at i-type ang commons.deped.gov.ph. Alam na ba ng iyong mga kasamahang guro o mag-aral ang tungkol sa DepEd Commons? I-share mo na ang video na ito upang matuto rin sila kung paano gagamitin ang DepEd Commons sa mabilis at napakadaling paraan. Muli! Ito po si Sir Jeff at kita-kits po tayo sa DepEd Commons. Paalam! Mabuhay! Good day to all! I am your tutor, Madge. Welcome to ETUlay, a free online tutorial, an initiative of the Department of Education, Information and Communications Technology Service, Educational Technology Unit. ICTS EdTech. This program is aimed at helping and assisting learners from kindergarten, senior high school, ALS, Alive, and SPED learners. Aside from answering the modules, the ETUlay is offering programs which you will surely look forward to. Together with our parents and teachers, the ETUlay will bridge the gaps where difficulty and ease meet in learning new knowledge and skills. So, let us prepare our modules. Pen and paper. Ready your mind to see and hear worthwhile and interesting lessons. Let us now study and learn together with our volunteer online tutors. Tara na! Good morning, Tutor Martin. Good morning po. Yan. Okay. So this morning, here we are again. Nandito po ulit tayo. Nandito po ulit tayo para sa ating pag-aaral sa umagang ito. Pag-uusapan po natin muli ang tungkol sa Asian music. So sa umagang ito, tayo po ay patuloy na maglalakbay para marating ang mga musika ng ating mga katabing bansa, ng ating mga kapitbahay na bansa, at alamin natin kung may pagkakapareho ba ang ating mga inaaral or mga musika na mayroon tayo o ano kaya yung pagkakatulad at pagkakaiba nito sa isa't isa. So sa umagang ito, tayo po ay magpapatuloy. Let's have our discussions regarding the Asian music. Let's see kung ano-ano ang ating matututunan. Samahan niyo po ako sa ating pag-aaral ngayong umaga. Kasama ko po si Tutor Martin from SDO Valenzuela, ang ating kasamang tutor para tulungan tayo upang patuloy tayong makapag-aral at patuloy nating mas maunawaan ang ating mga aralin sa ating asignaturang MAPEH 8 or Music 8. Ayan. Maraming salamat po. Marami na tayong viewers sa umagang ito. Bago po ako magpatuloy, babatiin ko muna po ang ilan sa ating mga viewers. Si Justin and Adrian Reyes Rojero. Hello, good morning. Ayan, first live chat niya daw yan. Okay, good morning po. Also to
Miss Daniela May Frias. Hi, tutor. Hello, good morning. And also from Angelo Batier, watching from Malawag, Nabwa Kamsur, Malawag National High School. Good morning po. Ayan, Kamsur. Malapit po yan sa bayan ng aking ama. Sa baka kay medyo lampas pa po dyan, medyo malayo-layo. Pero hello po, kababayan. Okay. Ayan, maraming salamat po. At tayo po ay magpapatuloy na sa ating pag-aaral sa umagang ito. Let's use this time, a functional, a productive time for each of us para matuto sa ating ETUlay online tutorial for MAPEH. So now we are in quarter 1 pa rin, syempre, and we are in week 3 and 4. Okay? So for the Southeast Asian music, ayan po ang ating pag-uusapan ngayon. I hope everybody po, yung mga teachers, parents, and as well, of course, the students, yun talaga yung ano natin, kayo talaga yung aming gusto naming makausap at maka-banding sa umagang ito para mas maipaliwanag namin sa inyo yung laman ng mga SLMs o self-learning module na hawak ninyo at nais ninyong matutunan. Dahil hindi nyo nga nakakaharap yung inyong mga guro araw-araw, ngayon, ang ETUlay. Kaya nga sabi natin, ETUlay. Itutuloy namin ang inyong kaalaman. Okay? Ayan po. Tayo po ay magpapatuloy. Para po sa ating objectives sa araw na ito, ayan po. At the end of our tutorial today, ito po ang in-expect natin na ating matututunan. Number one, listen perspectively to the music of Southeast Asia. Ayan. Number two, analyze musical elements of selected songs and instrumental pieces heard and performed. So pag nakinig tayo, we will learn to analyze. So kaya dapat lahat kayo ay makinig na maigi at arali natin. Tandaan natin, kapag nakikinig tayo ng music, hindi lang tayo basta nakikinig dapat. So kailangan matutunan natin paano natin i-analyze, paano natin na-analyze pala ang music, parang ganun, di ba? Siguro may bumubulong sa isip nyo. Meron palang analyzation yun? Meron po. Pwede po natin silang i-analyze yung mga musika na ating napapakinggan ngayon through the musical elements. So may mga elemento ng musika na pwede natin gamitin to analyze the music that we are listening to. Okay? Ayan po. Para po sa susunod nating element or MELT sa araw na ito, explores ways of producing sounds on a variety of sources that would simulate instruments being studied. Ayan. Okay. Tayo po ay magpapatuloy. Okay. Good morning, Miss Janela Acob or Acob Domingo. Good morning po. Watching from Ingud Ramon Integrated School. Anganadan West District, Isabela. Ayan. Hello po. Hello. Good morning po. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Ayan. Tayo po ay magpapatuloy. Ayan. Let's see kung ano ba yung baka may mga iba sa inyo nakapaggala na sa ibang bansa. Ayan. Nakapunta na, nagkaroon ng pagkakataon na makapunta sa mga bansang ating pupuntahan sa umagang ito. Ngayon, tingnan natin kung ano yung baka may natatandaan kayo. Or baka may nabasa kayo, nalaman kayo, let's try to identify the words being described here. Choose the answer from the box below. Ayan. Ang ating unang tanong. Sige po, sa ating unang tanong, aabang ako sa mga sasagot. Ayan, aabangan po natin yan. Good morning, Tutor Diana from Joshua Passion. Good morning, Joshua. Number one question. What musical ensemble of Malaysia utilizes small, horizontally laid gongs accompanied by larger suspended gongs and drums used in funerals and weddings? Ayan. Let's see. Is it gamelan or agung and kulintang? Let's see. Sige po. Again, what musical ensemble of Malaysia? Musical ensemble meaning group of instruments of Malaysia utilizes small and horizontally laid gongs accompanied by larger suspended gongs and drums used in funerals and wedding. Is it gamelan or agung and kulintang?
Sige po. Ang gamelan ba isang ansam? Is it agung and kulintang? Ansam po ba siya? Okay. So, definitely, they are both musical instruments. Okay? Tingnan natin. Ayan. Let's see. Kung ang sagot ninyo, ayan, may sumagot na. Si Mr. Joshua Passion, agung and kulintang. Ma'am Pat, agung and kulintang. Good morning po, Denmark ngayon. Tama po ba ang pronunciation ko? From Diamantinan NHS. Ayan. Ang sagot po nila ay pare-parehas. Agung and kulintang. Let's see. Let's find out kung tama po ang sagot nila. Okay. Abang-abang. Ayan. Tama po ang inyong mga sagot. Agung and kulintang po ito. Okay, next question. Ayan po. For our next question, abangan po natin and let's find out kung may nalalaman ba kayo sa mga bagay na ito or alamin natin. So kung tama po ang naisagot niyo, very good. Kung man hindi naman sa paligid niyo nalito or hindi niyo talaga siya alam or hindi niyo pa nakakasalubong yung terms na 'yan, okay lang po. Sa umagang ito, pag-aaralan natin sila. Number two question. What is the national instrument of Burma? Ayan, tingnan natin yung pagbibilian natin para sa umagang ito. We have kulintang and saung gao. Ayan. Is it kulintang or is it saung gao? Sige po, please comment down. Comment down your answer para malaman natin ano ang inyong sagot or ano ang inyong ano yung tawag yung stored knowledge. Kasi baka sabi ko nga kanina, baka isa sa inyo or ilan sa inyo or karamihan sa inyo, pwede rin, ay nakarating na sa iba't ibang bansa na ating pag-uusapan sa umagang ito. Ayan, number two question. May mga sumasagot na po. Aaron Chester and Celestino, Joshua Passion. Ang sagot nila ay saung gaok. Ayan. Daniela May Frias, kulintang. Ayan. Mark, ayan. Maraming sumasagot. And the answer is, let's see. Huwag na nating patagalin. Ayan po. Our answer is saung gaok. Ayan. Sa mga sumagot po ng saung gaok, tama po ang inyong sagot. Number three question. Ayan. Number three question. Which traditional Thai music tells about the daily trials and tribulations of rural Thai? Is it luktong or morlam? Sige po. Sagot lang po tayo. Tingnan natin. Tandaan ha, ang hinihingi po, traditional Thai music. Okay? That tells out the daily trials and tribulations of rural Thai. Ayan. Ano po ang ating sagot? Is it luktong or is it morlam? Ayan. May sumagot na po ulit. Ayan. From Carmita Kim P. Moran and Aaron Chester and Celestino. Let's see kung tama ang sagot ninyo. Tingnan nyo, abangan. Dun. Ayan, let's see. Yan, ang sagot natin ay luktong. Ayan, yan po ang sagot. So, tama po ang inyong mga sagot. Salamat po. Next po. Ayan. Para sa ating sunod na pag-uusapan, ito yung tawag dito, elemento ng musika na ating gustong i-identify ngayon. Gusto nating pag-usapan. Ano ba ang mga elements of musical elements na pwede nating ma-recognize through listening? So, paano? So, number one is tempo. Okay? Tempo is the speed at which a piece of music should be played. So, ibig sabihin, sa ang tempo ay speed o bilis o bagal ng isang awitin o isang musika. At ito ay sinusukat sa pamamagitan ng metronome. Siguro sa inyo may metronome sa bahay, yung iba na musically inclined ang buong pamilya. Meron naman na siguro nakita nyo sa paaralan. At ang tempo po ay nahahati sa ilang uri. Ayan. Meron pong very fast or napakabilis.
Meron pong fast or mabilis. Moderate or moderato kung tawagin sa Italian term. Meron din po tayong walking pace, yung parang naglalakad lang. Okay? Or slow, tempo, or mabagal, or very slow, o mas mabagal. Ayan po ang tinatawag nating tempo. Ganyan lang po kadali. Mabagal, mas mabagal, katamtama ng bilis, mabilis, mas mabilis. Okay po. Next po tayo. Ang susunod po nating elemento ng musika ay ang dynamics. Kapag sinabi muna po nating dynamics, ano bang ibig sabihin yan? Pag sinabi po nating dynamics, it means how quietly or loudly a piece of music should be played. Ayan. So, ganyan po ang ating musika. So, ito po yung ilang mga simbolo na ating pag-uusapan kapag pinag-uusapan natin ang dynamics. Ano nga ba ang dynamics? Ayan. Pag sinabi natin dynamics, ayan, may simbolo tayo ng PP. Dalawang P na maliit. Kapag sinabi po natin PP, ito po ay pianissimo or very soft. Napakahina. Kapag sinabi naman po natin na P, it means piano or soft, mahina. Okay? Hindi po yung piano na tinutugtog, ha? Hindi po yun. Yun po ay instrumento. Yung piano po ay simbolo. Yung P ay simbolo ng piano na ang kahulugan sa dynamics ay soft or mahina. Okay? Ibig sabihin po, ang dynamics po ay frequency of music. It is the loudness or softness or lakas o hina ng tunog. Okay? May MP or mezzo piano or moderately soft. Ayan. Katamtaman ang hina. Meron din po tayong MF or mezzo forte or moderately loud. Or meron din po tayong F or forte or loud, malakas. Or FF or fortissimo or very loud. Actually po, ilan lamang po yan sa ating mga dynamic terms and dynamic symbols. Meron pa po tayong iba. Kasunod po ng dalawang F ay yung tatlong F or FFF or very, very loud. Ayan. So marami pa po tayong dynamic symbols. At ito lamang po ang ilan sa mga pwede nating pwede nating pag-aralan para sa araw na ito. Ayan. Sige, next po tayo. Ang susunod nating pag-uusapan, ayan, ay ang Southeast Asian music. So, ihanda po ang ating mga sarili at tayo po ay maglalakbay. Southeast Asian countries are rich in music. Genres vary from one country to another, this clearly indicates the passion of Southeast Asian people of music. Ayan. Tingnan po natin. Okay? Ihanda po ang ating mga sarili. Fasten your seatbelt and let's ride the plane para tayo ay maglakbay sa ating mga destinasyon sa umagang ito. Ang unang destinasyon po natin ay sa, let's see. Ayan, excited na ba kayo? Ayan, nasa Indonesia na po tayo. Para po sa Indonesia, ayan, pakinggan natin. Tingnan natin kung ano yung pwede nating makita o malaman tungkol sa Indonesia. Sa Indonesia daw, singing has become one of the talents of Indonesian. So siguro, kaparehas lang din ng mga Pilipino, di ba? Tayo mga Pilipino ay mahuhusay sa pag-awit, mahilig tayo sa musika, at dito nga sa atin sa Pilipinas, parang ang naging kaparaanan na natin ng pastime kapag masaya or minsan kahit malungkot tayo, tayo po ay kumakanta, 'di ba? Ayan, pasensya na po kayo, may narinig po ba kakaibang tunog? Ayan. Nawala. Ayan. Sige po, magpatuloy po tayo. Pasensya na po sa konting ingay na ating narinig outside. Okay? Ayan. Tungkol po sa Indonesia, let's see. Ayan.
Ayan po. Tayo po ay magpatuloy. Sige. Habang tayo po ay may inaayos, ayan po, may message po tayo dito from our viewers. Good morning, watching from Panitan National High School. Good morning po. Ayan, shout out po sa mga guro at mga mag-aaral from LFG Jamantina National High School. Ayan. Ito si Warren J. Acosta. Okay, Grade 8 Newton. Ayan. Ano ito? Kalaokan, Kabatuan, Isabela. Ayan. Hello, good morning. Good morning po. Ayan. Ayan, meron ditong isang may mahabang message pero mukhang talagang galing sa kaibuturan ng kanyang puso. Ayan, ang isang solong salita ay hindi sapat upang ipaliwanag kung gaano ako nagpapasalamat ngayon, sir. Pagkatapos ng aking mga taon na pakikibaka ng walang pinagmamalaki, sa wakas ay nagawa ko ito sa iyong platform. Ayan. May hugot po yata si sir ba o ma'am? Nais ko lamang sabihin maraming salamat sa pagbabago ng aking kwento ng buhay mula sa wala. Sa isang bagay, magpakailanman ako'y mananatiling kontento at tapat sa ikaw, siya, at pakikipagkalakalan dito sa iyong platform na patuloy sa lahat ng mga araw ng aking buhay ngayon. Ayan. Ayan, may sumagot po. Dynamics refers to quietly or loudly a piece of music played. Ayan, ang galing. Nakakatuwa naman. Now, let me share my screen again. Ayan. Sige. Magpatuloy po tayo sa ating pag-aaral sa umagang ito. Pagpasensya na po natin. Minsan talagang ang technical difficulties ay ganyan talaga sa live. Ayan. Singing. Ayan. Number two is its contemporary music has reached countries outside the boundaries. Ayan. Nakakatawa, di ba? Kasi patuloy at nagpapatuloy tayo sa okay, sorry. Ayan, okay na po. Ayan, let's see. So katulad natin sa Pilipinas, yung music nila nakarating na rin sa iba't ibang bansa. Now let's have it. Indonesian music. Ano nga ba ang Indonesian music? When we talk about Indonesian music, nakalagay dyan, interaction with other cultures. Ayan, totoo naman. Merong interaction with other cultures. Kasi kung wala, parang how do you appreciate? Yung appreciation, pinag-aaralan o pinag-uusapan din natin. Ayan, Indian, Arabic, Chinese, European countries. Yan yung mga interaction ng Indonesian music na meron tayo ngayon. Okay, from Indian, Arabic, Chinese, and European countries. Parehas din dito sa atin sa Pilipinas. Kaya huwag tayong magtataka kung meron tayong mga bagay na resemblance, may pagkakatulad, o pagkakahawig sa mga musika na meron sila. Okay, ayan. Let's have this burong kakatuwa. Pakinggan po natin, ha? Tandaan natin yung pinag-usapan po natin kanina na kwento, tempo and dynamics na elemento ng musika na pwede nating gamitin sa pag-aanalisa ng ating mga pinapakinggang musika. So, pakinggan po natin ito. Ayan. Naririnig niyo po ba? Ayan. Naririnig niyo po ba? May audio po ba? Okay. Okay. Ayan. Okay. Let me share my screen again. Ayan po, pasensya na po.
Sandali lang po. Ayan. Tayo po ay patuloy na mag-aral. Ayan. So, tandaan natin. Sa atin pong pakikinig, tayo po ay mag... Tayo po ay makinig at gamitin natin yung pinag-usapan natin kanina na elements. Yung musical elements na tempo and dynamics. Pansinin nyo po. Pansinin nyo po ang tempo. Yung bilis o bagal ng musika at ang... Ano pa kang papansinin natin? Ano pa po yung papansinin natin aside from that? Pansinin po natin yung ating dynamics o yung lakas o hina. Okay po? Let's see. Okay. Ayan. Ulitin po ulit natin. Okay? Ayan. Ayan. Sige. Ulit po. Ulitin po natin, pakinggan po natin, tandaan ang elements na ating pag-aaralan or ating papakinggan at ia-analisa. Ayan. Let's hear it. Ayan. May sound po ba? Pa-comment naman po. Wala pa din. Ah, okay. Ayan. Okay, tayo po ay magpatuloy. Ayan. Meron na naman po tayong technical difficulties, but still, we are going to, we are going to continue. Ayan. Magpatuloy po tayo sa ating discussions regarding the Indonesian music. Ayan. Let me share my screen. Okay po. Ayan, let's see. Let's see ano po yung ating sunod na pag-uusapan. Ayan, the gamelan instrument. Okay. Ang gamelan instrument po ay from ayan, ayan po yung gamelan instrument. Indonesian ensemble composed of 50 to 80 instruments which accompany shadow puppet plays and other major events like special ceremonies and weddings. Ayan po. Yan po yung gamelan instruments. We have now, let's try to identify the different elements of or the kinds of musical instruments they have that include that is included in there. So we have the gender with bamboo resonators played with soft mallets. Next is the slentem is similar to the gender except it has lesser keys. Ayan, pareha sila kaya lang mas maunti yung keys nito. Next po, we have the bonang. Still, it is a metallophone. Small bronze kettles mounted on the frame and struck by a pair of long sticks bound with cords. Ayan. Next po is the gambang or the xylophone with hardwood bars struck with sticks made of buffalo horn. Ayan. Next po is the gongs, the kenong, the ketok, and the kempul. These are the metallophones or the gongs from Indonesia. Next po is the suling. Yan. Aerophones naman to. Aerophones, ibig sabihin, ito po ay hinihipan. Pag sinabing metallophones,
they are struck, pinapalo of metals, okay? Suling or the bamboo flute. Next is the rebab or the two-string fiddle of Arab origin. Next po is selempung, has 26 strings organized in 13 pairs that stretch over a coffin-like soundboard supported with four legs. Ayan po. Next is the drums or the membranophones or membrane. Kaya po membranophones. Kendang are drums beaten by hand. The bedug is a drum struck with a stick. Ayan. Merong pinapalo ng kamay, meron ding pinapalo ng stick. Okay. Kapag, yan, kaya po siya tinawag na membranophone is because it is made up of yung balat ng hayop. Ayan. Ayan po. Sige po. Next po tayo. Let's have our trip to our next destination. We have the Thailand. And now let's have Tutor Martin to discuss it. Tutor Martin. Hello po. Good morning, everyone. So, narinig po ba ako? So, hello. Next destination natin is the country Thailand. So, what's in? The music of Thailand flourished in spite of occasional oppression from monarchs. So, European and American music are usually yung naging influence ng Asian music natin sa Thailand. If we're going to compare it with other countries. Pero karamihan po sa mga Southeast Asian art music, ay halos pare-pareho lang naman po ng kultura. Kaya nagkakapareho rin po sila. Depende sa kanilang mga lugar. Okay po. Next, we also have traditional music styles, which is the luksong. Music usually talks about daily trials and tribulations of rural Thai. And we have also morlam, which is yung mga questions natin kanina, na dominant folk music naman na speaks about poor conditions in rural areas. And just like Indonesia, they have also an ensemble, music ensemble, or group of instruments, or what we call pifat. So performs in a hard and padded mallet on occasions like funerals, cremations, so sa libeng, sa patay, or sa kahit anong ceremony na available or na ginagawa nila bilang pagsunod sa kanilang tradisyon. Okay? And then, these are some instruments available for metallophones. We have the kong gong or the gong circles. So it's a series of gong in a circle. Next, we have renat or Thai xylophones. So as you can see, there's a similarity with the other instruments. And also, meron tayong, ayan po. So, Tutor Diana, nandiyan ka po ba sa stage? Hello, sir. Ayan, sir. Ayan po. Proceed po tayo. Narinig po ba ako? Yes, sir. Sir, narinig ka po. Ayan, tuloy po tayo. Opo, i-share ko lang po yung screen natin ulit, ma'am. Ayan po. Sige po. So, next po natin is yung aerophone. So, in PFAT, we have three aerophones. We have a clue recorder. We have the kain as a reed mouth organ. And we have thick knife for oboe-like instrument. These are aerophones that are available for PFAT. And also, we have membranophone. So, from the membrane of the animal, we have the klong. And for cordophones, we have diddly bow, a large single-string instrument that sounded like a bass. And also, we have kruwangsai. So, kruwangsai is another musical ensemble in Thailand. So, under that, it combines percussion and wind instrument, unlike the pifat, which is more on percussions, more on metallophones. Dito naman, combined yung percussion saka wind instrument. So, usually ginagamit for puppet theaters. Okay? So, the first instrument available is the sauduang cordophone, pitch, two-string, bowed lute. Similarly po ito sa erhu ng Chinese or dun sa violin po na ginagamit. And next, we have sau-u, the lower pitch bowed lute. Next, we have
shakke, the three-string block zither. So these are just chordophones with strings. Okay, and as we proceed, we have aerophone. Same thing with teapot. We have fluwi or vertical fiddle flute. And then we also have the thon ramana as the membranophone or goblet drum. Kasi kung mapapansin yung hugis niya, para siyang goblet or yung baso. Okay. Next, we have our Chinese dulcimer, a small hammered Chinese dulcimer with strings, pero usually hinahammered siya. So it is considered as idiophones or more on percussions. So continue po tayo mga listeners. So as we go further on our travel for today from Thailand, we'll move on to our next country of choice. And let's have Tutor Diana to lead us to our country na mapupuntahan natin. So welcome aboard and let's go to Malaysia. Okay po. Tutor Diana. Ayun po. So habang wala si Tutor Diana, ituloy na natin, no? So in under Malaysia, we have multi-ethnic and multicultural land with Chinese, Indians, and indigenous people who all share unique cultural identity. So tulad ng sa Thailand, sa Indonesia, nagsashare tayo ng mga iba't ibang music characteristics dahil halos magkakatabi at magkakapitbahay lang tayo sa Southeast Asia. In this case, meron tayong category for classical and folk, for vocal, dance, and theatrical music. So emerging nung pre-colonial period. Ibig sabihin, ito po yung category ng music na nagsimula before pa tayo or before pa sila masakop ng ibang bansa. Pero nung nasakop na sila ng ibang bansa, nai-adapt na nila yung kultura ng kanluranin and tinawag na syncretic or acculturated music ito. Influenced by Arabian, Persian, Indian, Chinese, and other Western cultures. Okay, then let's proceed now to our next musical ensemble of Malaysia. In this case, since konti lang naman yung difference, so nagkakaroon lang ng difference sa tawag and then sa disenyo, pero all of the instruments na pinakikita po natin sa inyo for the Southeast Asia ay merong resemblance. Okay po. So doon po natin siya makikita. So pag naisa-isa po natin sila, tulad ng agong and kulinta. This is a musical ensemble composed of small horizontally laid gongs accompanied by larger suspended gongs and drums used in funerals and weddings. So and also we also have kertok, a musical ensemble that consists of xylophones played in traditional Malay events. Just like the other xylophones in Indonesia and Thailand. And we have the kirbarat, a musical ensemble that performs choral singing. So dito naman, may incorporation ng choral singing. Not just only on the instrument itself. Okay po. And the last one, we have our last category, which is the Silat Melayu. It's a combative art of self-defense, but it was combined with dance and music designed to strike assaults like Tai Chi, accompanied by gongs, drums, and Indian oboes. In this case, meron ng dancers or meron ng combative art na pina-perform while they are performing the following instruments. Okay po. And then, our sample of song. So, laktawan na po muna natin siya and we'll now proceed to our last country, which is Myanmar. Okay. Sa Myanmar naman po, under this country, ayun po, it's a traditional music of an indispensable factor in the spiritual life of people. So it includes musical traditions including Chinese music and Thai music. Since kung makikita po natin sa mapa, mas malapit po si China sa Myanmar and sa ilalim po niya is yung Thailand. So usually yung mga inspiration po ng musika nila ay nanggaling sa mga karatig nilang lugar. And ayun po. Then Burmese music emphasizes inner melody and it's rich in theatrical. The musical instruments are categorized into two, namely we have the anyeint, instruments played in concerts usually, and yung saimaing naman for orchestra. So na-differentiate yung secular
tsaka sa sacred. Usually si Sengwing sa mga orchestra performances, they use different kinds of instruments, but in Anyeng, most material ay ginagamit po for concerts. Okay po. And then we have the national instrument of Myanmar is called Saunggawuk. So Saunggawuk is played during formal occasion. It's similarly na makikita po natin sa mga harp. Okay po. Ayan po. So balik po tayo. Shooter Diana, nandito pa po ba kayo? Ayan. Good morning, ayan, sir. Ayan. Ito pa po ako. Ayan. Ayan po. Okay. Since medyo malapit na po tayo sa time, so siguro po, let's end this for Music 8. So, Tutor Diana. Ayan. So, that's all for this morning. I hope natutunan kayo kahit paano, samantalang medyo bitin talaga yung oras natin, no? Bitin yung 30 minutes para sa atin to discuss this these lessons. And now, to continue the discussion this morning para sa mga mas marami pa kayong matutunan tungkol naman sa arts, let's welcome Tutor Walter. Tutor Walter. Ayan, magandang umaga po, Tutor Diana and Tutor Martina. Talaga namang napaka-informative ng mga lesson natin sa Southeast Asia ng music. Kaya yes, naman sir, yung mga viewers natin ay talaga namang aktibong-aktibo sa pagsagot ng mga katanungan na meron tayo ngayong umaga. Maraming salamat po, Tutor Diana and Tutor Martina. Maraming salamat po. Bye. Salamat po, sir. Salamat po, ma'am. Thank you. See once again, magandang morning sa lahat ng mga grade 8 students, teachers, and parents na nanonood sa atin ngayong ikatlong linggo na ng ating online tutorial for MAPEH. Mag-comment na tayo at mag-post ng hashtag ETUlay level up. Kaya ipagpapatuloy na po natin ang ating lesson ngayong umaga para sa Art 8. Once again, ako po si Tutor Walter mula po si Schools Division of Bulacan. Kasama po natin si Tutor Lizelle mula po si Schools Division of Quezon. Ito po ay online tutorial para sa Arts 8. Ito po ay mapapanood nyo every Tuesday mula alas 10 ng umaga hanggang alas 11 ng umaga dito sa Facebook pages ng DepEd EdTech Unit, DepEd tayo at YouTube channel ng DepEd Educational Technology Unit channel at DepEd TV channel. Once again, ako po si Tutor Walter, ang inyong makakasama para sa Arts 8. Kaya naman ipagpapatuloy po natin ang ating lesson sa Quarter 1, Module 1. Patungkol ito sa Elements and Principles of Arts and Crafts in Southeast Asia. So magkaroon tayo ng review, okay? Ayan, ang review natin, natalaki natin noong nakaraan that there are 11 countries in Southeast Asia kasama mga sumusunod na bansa, Brunei, Cambodia, Indonesia. Pinag-usapan din natin ang patungkol sa Lao PDR, Laos, Malaysia, at saka sa Myanmar. Ayan, meron din syempre ang ating bansa, Pilipinas, and kasama din dyan ang Singapore, ang Thailand, at syempre, nandyan din ang Vietnam at ang East Timor. Ayan. So, pinag-usapan natin nung nakaraang linggo ang patungkol sa Elements and Principles of Arts and Crafts in Southeast Asia. Ano na ba yung mga napag-usapan natin? Very good! Pinag-usapan natin ang patungkol sa Indonesian's Batik Arts, kung saan ang salitang batik daw ay mula sa salitang ambatik nang ibig sabihin ay a cloth with little dots, kasi maraming mga disenyo yung mga batik arts na patungkol sa Indonesia. So yan, ayan. Magandang umaga po sa lahat ng ating mga viewers na nakikinig ngayon. Hello to Ashley Cabriana, Winette M. Ramos, Dante Diaz Vermon. Magandang umaga po sa inyong lahat.
Ayan. So Indonesian shadow puppetry, natalaki din natin yan nung nakaraan, di ba? Na ang shadow puppetry sa Indonesia ay kilala din sa tawag na wayang kulit. Ang wayang kulit ay traditional form na kanilang puppet shadow play na piniperform ng mga Indo-Malayan archipelago. So ito po ay derived from a Japanese Hindu-Buddhist tradition in which the land crafted leather puppets depict epic stories of the gods in shadow play. So ito yung mga napag-usapan natin nung nakaraang linggo sa ating lesson. So napag-usapan din natin that there are usually 7 types of puppets in wayang kulit. Ano-ano nga ba yun? Putri, the woman, yung danawa or the monsters, punakawan or clown servant, halus or refined character, kaka or warrior type of characters. Ayan, magandang umaga po kay Ma'am Ivy Nicodemus dyan. Ayan, pagbati po sa inyong lahat. Halus or refined characters, wanara or general monkeys, and gusen or characters with modest manners. So ayun po yung mga characters or 7 types of puppets or characters po na meron po sa wayang kulit sa Indonesia. So ang wayang kulit po is among the best known offering a unique combination of ritual. Meron ding mga aralin o lesson na makukuha sa kwento ng wayang kulit. And of course, to entertain other people, no? Yung mga nanonood. Ayan, hello po kay Mark Justin Nagbayan, Kimberly Tumagan. Ayan, talaga namang napaka-active ng ating mga viewers ngayong umaga. So napag-usapan din natin na patungkol sa Malaysian batik. Kung napag-usapan natin ang patungkol sa Indonesian batik, syempre hindi magpapahuli ang Malaysia, di ba? So ang Malaysia naman, ang Malaysian batik naman ay matatagpuan sa East Coast ng Malaysia katulad ng Kelantan, Terengganu, and Pahang. So these are the places no, na matatagpuan sa Malaysia. So kakaiba po yung batik sa Malaysia dahil ang mga motif nila dito o mga disenyo na ginagamit ay mga dahon, bulaklak, designs that show animals ay madalang lang kasi nga dun sa mga Islam norms o yung mga sa kultura ng mga Islam, ito ay pinagbabawal. Ano yung pinagbabawal? Yung paggamit ng mga imahe ng mga hayop bilang parte ng decoration. Except sa butterfly. Bakit pwede yung butterfly? Somehow butterfly is related to the flowers. Tama? Kaya pinapayagin naman yung mga paru-paro. Ayan. So napag-usapan din natin yung patungkol sa Malaysian kite. No, napag-alaman natin na ang Malaysian kite o paggawa ng mga saranggola sa kanilang bansa ay tradisyon na nila o nakagawian na nila. So, ang tawag nila dyan is wow kite in Malay is a Malaysian kite that is designed uniquely. Hindi katulad sa ating bansa na pag sinabi nating saranggola, diamond lang eh, tama? Gumagamit tayo ng plastic at saka minsan tingting, saka sinulid, okay na yon. Pero dito sa Malaysian kite or sa wao kite, talaga namang pinaghahandaan ito ng mga tao sa Malaysia dahil pagandahan ng paggawa ng kanilang mga saranggola sa kanilang bansa. At alam nyo ba na ang wao kite ay ginagamit nila no bilang pantaboy ng mga ibon sa kanilang mga bukirin no sa ibang bansa kasi katulad sa Amerika they are using scarecrow eh para matakot yung mga ibon di ba pero sa kanila they are using this kind of kite para maitaboy yung mga ibon doon sa kanilang pananim. Ayan. Hello po, magandang umaga kay Son Edward Seriales. Ayan, talaga namang nakikilig sila. So ito yung itsura ng Malaysian kite sa Malaysia or yung tinatawag nilang wao kite. Tama? So meron talagang unique design. Gumamit sila ng unique shape sa kanilang saranggola. Okay? Ayan. So ginagamit, hindi lang nila ginagamit at yung mga saranggola para paglaruin yung mga bata para kapag napagod, masarap yung tulog nila. No? Just like what I've said earlier, etong saranggola na to ay ginagamit nilang pantaboy yan, ng mga ibon sa kanilang bukirin. No? They use it as scarecrows, eka nga.
No? Pero ang pinakamaganda dito, hindi lang siya kultura na lagi nilang ginagawa. No? Dahil ang Malaysian kite ay ipinagdiriwang nila yan taon-taon. No? Ang tawag nila dyan ay Pasugudang International Kite Festival para makapanghikayat pa ng napakaraming turista sa kanilang bansa. Ayan. So, ayan, ganyan yung itsura na kanilang Pasugudang World Kite Festival. So, yan ay ginanap noong tawag dito noong 2018 pa bago mag-pandemic. Alright! So, ayun yung ating short review sa ating napag-usapan nung nakaraang linggo sa Arts 8. Kaya naman pagpapatuloy natin ang ating lesson dito sa Quarter 1, Module 1 ng Elements and Principles of Arts and Crafts in Southeast Asia. Ayan. Maraming salamat kay Ivan Martin, kanya Veral Makula na patuloy na nanonood sa ating online tutorial. Alright, let's begin to our topic. Magsisimula tayo sa Malaysian sculpture. Alright. So pag sinabi nating Malaysian sculpture, the visual identity of Malaysian sculpture is based on the physical form and space. Alam naman natin to pag ukit eh, di ba? Alam naman natin na pag sinabi nating Southeast Asia o pag sinabi nating Asia, ang mga available na materials dito ay mga kahoy, tama? Kaya nag-uukit sila sa mga kahoy, tama? So, Malaysia's sculptures are mostly relief. Ano ba yung relief na yan? Mamaya, pag-uusapan natin yung iba't ibang relief na ito. Ayan, good morning! Watching from New Canaan, IS, Alabel 1 District Division of Sarangani. Magandang umaga po sa inyo, Ma'am Jennifer Tampos. Ayan, so relief sculpture is done with pwedeng sa bato, pwedeng sa marble, pwedeng sa bronze, and many other substances. So, it is divided into three types. So, itong mga relief na to ay nahati po sa tatlong uri. Ano-ano po yung tatlong uri ng sculpture na yan? So, ayan po yung pag-uusapan natin ngayong araw. Alright, let's begin. Number one is alto form. Ano nga yung number one? Very good, alto form. So, this is similar to the Egyptians' alto relief sculptures of gods or mga diyos-diyosa nila, no? Attached to their templates. It is almost completely carved, its surface, highly shaped with very little of the structure touching the base or plate. So, ayun yung itsura ng alto form. Ano bang itsura niya? So, I'll show you this picture. So, ito ay isang halimbawa ng alto form, no? Yung base niya, ito makikita ninyo, yung frame niya or the base, halos lumagpas na doon yung kanilang subject, you know, naka-embose, no? Yung imahe doon sa bato na ginagamit nila. So, Malaysian sculpture also uses bas form. So, this is common as wall decorations on Greek or Roman buildings. And these are mostly seen on the Colosseum. So, kung nakakita na kayo ng mga nakaukit sa mga padera as part of the decoration na hango or inspired by the Greek or Roman designs, ganun po yung itsura ng bas form. So, it is a relief that barely extends past the base. So, ano naman yung itsura ng bas form? So, ganyan naman po yung itsura ng bas form. Halos kinain niya na yung mga espasyo because of the details that they need to portray on their sculpture. So, yun naman yung bas form. So, dalawa na, alto form and bas form. So, pag uusapan naman natin ang patungkol sa sunken relief sculpture. Shout out kay Ashley Cabriana. Yan. So, sunken relief sculpture, it is an image that is carved into the surface rather than out of it. So, ayun naman yung pinagkaibahan ng sunken relief sculpture sa alto form and bas form sculpture. Naka-carve into the surface rather than to out of it. Kumbaga parang nakalubog, no? So, ayun naman yung itsura niyan. Hindi katulad ng mga nauna, unang dalawang uri ng sculpture ay naka-embose siya. While in sunken relief naman, yung subject naman ay yung mismong object o subject ang parang nakalubog doon sa bato o kung ano man yung object na pinag-ukitan ng artist. So, yun yung sunken relief.
So, the best Malay wood carving is from Terengganu and Kelantan, where the craft is divided into two. By the way, bago tayo mag-proceed dito, ano nga ulit yung tatlong uri ng sculpture na inspired by Malaysian sculpture? Number one, we have alto form. Very good. Number two, we have... Ano yung number two? Bas relief. Number three is sunken relief. Very good. Talaga namang nakikinig ang ating mga viewers, mga grade 8 students, teachers, and the parents ngayong umaga. So, again, ang pinaka-best sa Malay wood carving nila ay Terengganu, Kelantan, where the craft is divided into two. Ano ba yung dalawang division ng Terengganu and Kelantan? So, we have yukiran halos or fine carving. So, it involves the carving of relief patterns. So, merong pattern na ginagamit. Like, hilts of keris, yung parang, parang sword, or the short Malay dagger, bed heads, ayan, and cupboard tops. Also, sa yukiran kasar naman, yung rough carving, it refers to the carvings on larger objects, katulad po ng ating mga furniture. Di ba yung mga cabinet natin, yung mga lagay ng mga pinggan, no? So may mga nakaukit dun sa mga kahoy ng mga furniture na to. So yun yung tinatawag na yukiran kasar or what they call rough carving. Ayan. Hello kay Eurisha Jen Batalia, kay Winnet Ramos. Hello po, magandang umaga po sa inyo lahat. Alright, so we are done to our discussion for today. Doon sa continuation ng ating lesson last week. So magkakaroon tayo ng short test. So humanda po yung ating mga viewers para sumagot sa ating short test. Ayan. So have a careful analysis on the following picture. All you have to do is to identify what is it and then describe each picture as much as you can. Sige nga, try nga natin kung natatandaan nyo kung ano yung mga pictures na to. Number one, ano kaya ang tumutukoy o ano kaya ang unang larawan na to? Yan. Identify the first picture. Ano yan? Kung natatandaan pa. Number two. Ayan. Kababanggit lang natin to kanina. Ano kaya ito? So maya-maya sasagutan natin yan. Wow! Sige nga, check nga natin mamaya kung that is a Malaysian kite. Number three. Ayan, ano kaya yung tumutukoy dyan sa pangatlong larawan? Ayan. Pang-apat. Parang somewhat related to sculpture. Hello, Ma'am Pat. Ayan, number one, Indonesian batik. Ayan, wow, may sumasagot. Mark Justin Agbaya. Malaysian kite daw. Sige, check natin yung mga answers nyo. Ano kaya itong number 3 and number 4 na yan? Number 2, sabi ni Ma'am Pat, wow, kite from Malaysia. Sige, sagot lang po tayo ng sagot para makita natin if we really learn to our online class for today, ngayon sa Arts 8. And of course, number 5. Ano kaya yan? Ano kaya yung number 5 na yan? Ayan. Number 3, Malaysian batik. Mula kay Ma'am Pat. Ashley Cabrian, wow kite from Malaysia. Ivan Martin, wow kite from Malaysia. Ayan. Talagang nakikinig talaga sila. Wow, nakakataba naman ng puso. Mula kay Janina Joyce G. Pascual. So number 4, sunken relief. Wow, talaga namang attentive. Itong mga to, mga exempted na to sa second quiz. Para sa Arts 8, dahil napaka-aktibo ng ating mga learners for today. Number 4, sunken relief mula kay Kian Andre. So let's check. So let's answer kung tama po ba yung mga sagot. Number 1, ano kaya yung sagot si number 1? Very good. Number 1, Indonesian batik. Okay, lagyan nyo na nga check yung inyong mga sagot dyan sa inyong mga papel. Number 2, very good. Wow, okay. Talaga namang nakinig ang ating mga viewers ngayong umaga. Ang galing-galing. Number 3,
Ano to? Napasok ko na yung sagot ito kanina eh. Malaysian batik. Kasi nga, di ba, sa Malaysian batik, gumagamit sila ng mga design katulad ng dahon at ng bulaklak. Siyempre, pinapayagan din nila yung paru-paro dahil somewhat related to the flowers. Pero yung ibang imay ng animals, hindi nila ginagamit. Bakit? Kasi it is forbidden. Okay, number four. Sun can relieve. Naku po, ang gagaling po ng ating mga viewers ngayong umaga. Mamaya meron kayong ano, 10 peso load. Yan, next. Number 5. We have wayang kulit. Ang galing. Sino dito ang naka-perfect sa ating activity for today? O, taas ng kamay. Sige nga, heart react nga ng mga naka-perfect 5 over 5 sa ating activity ngayong umaga sa ating online tutorial sa Arts 8. Patap nga ng heart react ng lahat ng mga naka-perfect score sa ating arts tutorial patungkol sa Southeast Asian Arts. Patap ng heart react. Ayan, ang daming naka-perfect. Ang galing-galing talaga ng ating mga learners for the day. So pag papatuloy natin ang ating discussion, punta naman tayo o bumisita naman tayo sa bansang Thailand. Kung kanina nakapunta tayo ng Indonesia, nakapunta tayo ng Malaysia, ngayon bibisita naman tayo sa Thailand. Alright! Alam nyo ba, may trivia ako patungkol sa Thailand. Alam nyo ba na ang Thai silk ay produced from the cocoons of Thai silkworms? Ano sir? Galing sa cocoon ng Thai silkworms? Tama. Nakikita niyo dito sa larawan na may mga worms, di ba? That is what they called as silkworms. Etong cocoon, yung puti na nakikita ninyo, diyan gawa yung Thai silk ng mga taga-Thailand. So sir, paano nila ginagawa yan? Paano nila na nahahabi yung mga silk na yan into cloth? Ayan. May proseso silang ginagawa. Siyempre, pinagsasama-sama nila yung mga cocoons ng Thai silkworms at gumagamit sila ng mga machine para makuha nila yung mga hibla ng cocoons ng Thai silkworms hanggang sa magamit nila ito into a cloth. So, ang galing, di ba? Ganun ka-artistic yung mga tao sa Thailand. Di ba? Wow, ang dami ng mga nakakuha ng perfect score sa ating quiz. Ayan o, watching, Sped Caloocan, Noel D. Cuadro. Magandang umaga po, Des De La Torre. Ayan, magandang umaga po sa inyong lahat na patuloy na sumusubaybay at tumututok sa ating online tutorial para sa Arts 8. Alright, pagpatuloy natin ang lesson natin patungkol sa arts ng Thailand. So napag-alaman na natin na ang Thai silk ay mula sa cocoon ng Thai silkworms. Alam nyo ba na ang weavers raise the caterpillars? Pinapalaki nila or inaalagaan talaga nila yung caterpillars on a steady diet of mulberry leaves. So imagine, even the caterpillars na inaalagaan ng mga Thai ay pinag-diet nila through the use of mulberry leaves. Presently, ang Thai silk making is considered to be one of the finest arts in the world. Paano naman siya, kasi naman, paano naman hindi siya mako-consider na finest arts? Imagine, mula doon sa kukunan ng Thai silkworms na pinagsama-sama at marahan nilang kinukuha yung hibla ng kukun na ito at ginagawang tela. Kaya naman talagang makukonsider talaga natin siya na finest arts in the world. Ang uhusay ng mga tao sa Thailand. They are very artistic, no? Alright, so katulad ng nakikita niyo sa larawan, ano, hinahabi na nila yung mga hibla na mula sa kukunan ng Thai silkworms. Alright, let's move on now si Sky Lantern. May tanong po ba dito patungkol sa Thai silk ng Thailand? Are there questions sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa ating lesson ngayong araw? Ayan, mukhang wala naman. Let's move on sa ating Sky Lantern. Alam nyo ba sa Thailand,
usong-uso ang sky lantern. Oh, kung ang Malaysia ay merong waukite na pinapalipad sa yung papawid, ang Thailand ay meron namang sky lanterns, di ba? So, traditionally, ito ay gawa sa oiled rice paper o rice paper na merong bamboo frame. O paano naman nakakalipad yun? Siyempre, they are using what? They are using heat from a candle or candela, no? Para ito ay lumutang sa ere. So, ayan, katulad ng nasa larawan, that is what they called sky lantern sa Thailand. Yan. Ma'am po, mula po kay Ma'am Pat. Maraming salamat po, Ma'am Pat. Yan. Thank you so much, Kimberly Tumagan. Talaga namang nakatutok sila, no, sa ating lesson sa Arts 8. Yan. Wala na daw, sabi ni Ashley Cabriana. Okay. So nakikita niyo sa larawan, ano, ayan yung tinatawag nilang sky lantern. O, social. Hindi nagpapatala ang mga taga-Thailand. Kung ang Malaysia ay may waukite, sa kanila may sky lantern. Alright! So these sky lanterns are called komloy. Ano daw tawag sa sky lantern ng Thailand? Komloy. Ano daw? Very good, komloy. So sky lantern is also known in Thailand as komloy. Ayan. Very good. Or ang ibig sabihin niyan ay floating lanterns. Floating lanterns. Komloy or floating lanterns. Ayan, may bago na naman kayo natutunan para kapag tinanong mo yung nanay mo habang pagkatapos na itong arts tutorial, ma, alam mo ba yung komloy sa Thailand? Siyempre tatanungin ng nanay mo, ano yun? That's what we called floating lanterns. Wow, meron na naman bagong natutunan. Ayan, so ganyan ang itsura ng komloy or floating lantern sa Thailand kapag sabay-sabay na nila itong pinalilipad. Commonly, sa gabi nila ito ginagawa para makita talaga yung ilaw doon sa kanilang sky lantern. Alright, next, during the year of festivals, flying lanterns are commonly used in Thailand. So, nagkakaroon din sila ng festival, no? Kung ang waukite merong pasirgudang, ano, or kite festival, eto naman meron din silang festival for flying lanterns. The most popular one is the Loy Krathong Festival. Kung ang Malaysia is pasirgudang, dito naman si Sky Lantern sa Thailand is Loy Krathong Festival. Ano ito tawag? Loy Krathong Festival. Very good. Talaga naman nakikinig ang ating mga grade 8 students, parents, and teachers sa ating tutorial ngayong araw. So, ito ay held on the night of the 12th full moon, usually in November. Oh, malapit na nila itong gawin ulit. Ngayon ay September, October, November. So, isang buwan na lang magkakaroon na ng Loy Krathong Festival sa Thailand. Siguro napakasarap panoorin yan, no? Lalo na kapag may kasama ka. Mafe-feel mo yung essence ng festival. Ayan. Ngayon naman, pag-usapan natin ang patungkol sa famous sculpture sa Thailand. Ano kaya nga meron sa famous sculpture sa Thailand? Kung merong sculpture sa Malaysia, syempre meron ding sculpture sa Thailand. So ano nga ba yung famous sculpture? Siyempre, ang pinaka-famous sculpture sa Thailand is what they called Wat Pho. Ano ito tawag? Wat Pho. Very good. In Bangkok, it is one of the largest temple complexes in the city. Okay? So kapag napunta kayo ng Thailand, bumisita kayo sa Bangkok, makikita nyo doon yung isa sa pinakamalaking temple ng kanilang syudad. It's famed for its giant reclining Buddha na ang laki is 46 meters long at merong haba na 15, may haba ng 46 meters long, may taas ng 15 meters high na ito ay napapalibutan o covered ng gold leaf. Again, ganun kalaki yung giant reclining Buddha na to. Meron siyang 46 meters long and 15 meters high. Do not forget, ha? Do not forget this information. Baka kasali ito sa quiz. So, kala ko exempted na ako sa quiz, pero bakit may pa-quiz pa? Siyempre, para sa inyong chapter test. So, may chapter test talaga. Hindi, para maintindihan ninyo at
maalala ninyo yung information patungkol sa famous sculpture ng Thailand. Okay? What for? Ah? Famous sculpture is what for? Saan matatagpuan? Sa Bangkok. Okay? That is the largest temple complexes. Gano'ng kalaki? 46 meters long. Gano'ng kataas? 15 meters high na napapalibutan or napabalutan ng gold leaf. Ayan. Very good. Talaga namang nakikinig ang ating mga learners. Ayan. So ito po yung itsura ng what for. Diba? Talaga namang covered by gold leaf. Ayan. So mahaba yan, malaki yan. That's a giant Buddha that they have in their country. Kaya siya natawag as famous sculpture ng kanilang bansa. Right? So it is made of plaster on a brick core and finished in gold leaf. The Buddha's feet is 5 meters long. Imagine ha, paa pa lang yun ng Buddha, 5 meters long na decorated in matter of pearl. So ganun talaga yung itsura, talagang pinagbigyang pansin ng mga tao sa Thailand ang paggawa dito sa famous sculpture nila or what they call Wat Pho. Okay? Is there any question sa ating lesson na ngayong araw? So nakikita ko talaga na they are very active to answer our questions, activities in our module. So kung wala na, pagpapatuloy natin ang ating lesson sa susunod na linggo. Ayan, napakahalaga po ng inyong feedback. Ano bang natutunan ninyo? Ano bang bagong information na nakuha nyo sa ating live for today? Once again, maraming salamat sa inyong pakikinig. Muli po ako po si Tutor Walter na nagsasabing, kung ang module mo ay hindi natapos, sa tulong ng at ng ETUlay ating itutuloy. Maraming salamat po. Alright, pa-shout out kay Micaela Jong na talaga namang humabol pa sa ating online tutorial. You know? Maraming salamat din, Mark Justin Agbay. Ayan, Orisha Jem Batalya, salamat din. John Makanang, maraming salamat po. Wala na po, sir. Aba, may nabitin pa sa ating online tutorial. Ayan, maraming salamat kay Antonio Junior Contreras Calaguas. Maraming salamat po sa inyong lahat. Magkikita-kita po tayo sa ating next live next week. Kaya naman, sumabay-bay po tayo sa online tutorial. Dito lang yan sa DepEd EdTech Unit. Maraming salamat po at magandang araw po sa inyong lahat. Ang husay naman, natapos mo ang iyong tutorial session kasama ang iyong mahusay na ETUlay tutor. May bago ka bang natutuhan? I-share na yan gamit ang hashtag ETUlay Level Up. Huwag aalis ha dahil may susunod pang programa na pwede mo ring panoorin at salihan dahil naghihintay na ang iyong mga tutors. Happy learning dito sa ETUlay!